Yung box mo pa rin paggamit mo pagpasok. Yes, yes. Ipabinibigay sa akin, ha? Nagkahantay pa ako na kapalit eh. Ano ang model nun? 2017 model na yun. Beetle. 17 lang ba yun? 17 na yun. Pero katulad ng pinag-usapan natin, huling manufacturing na yun ng Beetle. Naalala ko lang kasi dahil ito si Councilor Aaron Katakis dito sa San Pedro, Laguna. Meron siya nung 1970 na Volkswagen Beetle. Considered the collector's item yun. I-rear view natin yan. I'm Aaron Calixto S. Katakis. Ito yung aking Volkswagen Beetle 1968 US version with a metal sunroof. Nagsimula yung hilig ko sa vintage car siguro. So, growing up, merong vintage car yung dad ko na first own niya. Tapos yung family namin, usually pag Sundays, kahit lima kami magkakapatid, kasya kami dun sa likod. Tsaka kasama siyempre yung mom ko. Dinadala kami ng dad ko kahit saan. Hanggang ngayon, nasa amin yung sasakyan na yon. Kaya siguro, namana-mana lang. Mahilig lang talaga sa kakaiba. Parang gano'n. Bakit nga ba espesyal kay Aaron ang Beetle? Special yung Beetle sa akin dahil yung dad ko meron siyang Beetle dati, yung uncle ko may Beetle dati. Pero hindi ko siya inabot. Mga ano pa sila noon eh, medyo bata pa sila. Hindi yun na-retain sa family. So, kumbaga, naging curious ako na parang bakit sila may Beetle? Ano bang feeling na mag-drive ng Beetle? So, nung nagkaroon ng chance na magkaroon ako ng Beetle na tama sa gusto ko, grab ko na yung chance na yun. Paano nga ba nagkaroon ng Beetle si Aaron? Itong box na to siguro mga 2 years ago, nakita ko online. Tinawagan ako nung Bilasco. Sabi niya, oy, merong for sale, ganyan. So, nung chinek ko agad, minessage ko yung owner. Buti na lang, ako yung unang-unang nag-message sa kanya. Kasi after noon, sunod-sunod na yung thread, ang daming, sir, pwede ba makita, ganyan-ganyan. Nagkataon, ako lang yung unang-unang message na pumasok. So, thankful ako dun sa owner na talagang inano niya na ako muna yung tumingin. Actually, wala akong alam sa box nung tiningnan ko siya. Hindi ko alam. Basta umandar lang siya. Pero ang itsura niya noon, talagang marami pang dapat i-repair. Basta nung nakita ko na umandar, kinuha ko na kasi mukhang kompleto naman eh. Tsaka parang original pa yung state niya. Talagang kompleto, hindi minodify. Nagustuhan ko na siya. Bukod pa nga sa original yung kanyang sunroof, no, na siguro rare yun sa mga box. Kaya ako siya nagustuhan din. Ikinuwento ni Aaron sa atin ang ginawang restoration ng kanyang Beetle. Dito sa sasakyan na to, no, ang naging ano ko kasi nung pinagawa ko siya is stock lang lahat. Kumbaga walang mga conversion, no, ano. Kumbaga ibalik lang siya doon sa original na state niya, no, 1968. So almost 50 years na. Gusto ko ma-feel yung ano bang feeling i-drive ang sasakyan noong 1960s. No? So sinabi ko doon sa tumulong sa akin na gumawa na balik lang natin siya sa parang original. So wala siyang masyadong modification. Good thing kaya hindi ako masyadong nahirapan. Nakuha ko siya kompleto. So yung iba, inayos lang yung mga parts. So hindi rin ganun karami yung kailangan bilhin. Yung interior, kumbaga sinunod lang natin yung itsura ng original. Wala tayong binago. Vintage pa rin yung itsura niya. Sunod siya dun sa year model nung sasakyan. Nilagyan natin siya ng aircon para mas enjoy siya gamitin, di ba? Dahil alam mo naman sa Pilipinas, medyo yung weather natin mainit. Tapos ito yung kanyang original na steering wheel, no? Lumabas na kasabay din ng unit, ganyan siya talaga lumabas. Naglagay tayo ng lap belt. Siyempre, mahirap din naman walang seat belts. Pinili ko yung lap belt para medyo mas vintage, hindi yung 3-point na belt. Ito yung engine bay natin, no? 1500 engine, pero nung ginawa natin siya, in-upgrade natin siya to 1600 para makaya niya yung aircon, no? Yung additional load ng aircon. No? Gusto ko magpasalamat siyempre dun sa mga tumulong sa akin, kay Jerry C. ng GS Garage
at kay Curvy Catalan ng Auto Rehab, no, sila yung tumulong sa akin para maiayos tong Beetle na to. Itong wheels natin, basic, nating fancy, no? Stock rims with hubcaps. Tapos yung tires natin, yung pinakamalapit sa original na size yung kinuha natin. So, yan yung tires natin para medyo all stock pa rin yung itsura niya, vintage pa rin. Ito nga palang Beetle comes with a sunroof. Nagustuhan ko, kaya kinuha ko tong Beetle na to. Nung nakuha ko siya, hindi siya working. Pero naayos naman nung gumawa. So, mechanical siya. Iikot lang natin. Mabubuksan na. Parang feel mo na rin yung pagka malamig yung weather, masarap din yung naka-sunroof. Kailan naman ginagamit ni Aaron ang kanyang fully restored 1968 Beetle at paano niya ito i-compare sa mga bagong sasakyan? Lagi kong ginagamit itong Beetle ko, hindi lang Sunday car. Pag meron akong pupuntahan na malapit lang, lagi ko siyang ginagamit para kumbaga na-exercise, parang sa tao. Alam mo naman, pagka medyo vintage yung kotse, kailangan laging ginagamit para laging siyang running condition. Comparing sa mga new cars, para sa akin, no, iba pa rin siyempre yung nato-throwback ka, no? Kung paano, ano yung pakiramdam ng mag-drive ng sasakyan ng mga 60s, 70s. So, mararamdaman mo yun sa vintage. Unlike sa modern cars na talagang, alam natin, computerized na. Sa vintage kasi parang feel na feel mo yung ano eh, napaka-simple niya lang. Lahat, almost manual lang, mechanical. So, mas ramdam mo yung driving experience na ganon. Kasi parang yung pagka mga modelo na medyo boring na eh. Parang boring na yun. Ano-ano ba ang challenges ng pagiging isang restorer at ano ang maipapayo niya sa mga aspiring restorer? Number one siguro, budget. Diba? Kumbaga, thankful na lang ako dahil yung asawa ko, no? Tinulungan niya ako, kumbaga sinuportahan niya yung... Kasi kahit pa paano, na-enjoy din naman namin as a family yung sasakyan. Hindi lang naman ako, no? Minsan, pag Sunday, ginagamit namin siya. Pagpunta sa mass, kasama yung mga anak ko. Next is yung pag-source ng parts, no? Kasi limited dito sa atin. Although available naman siya, no? Hindi mahirap hanapin. Mga aspiring na gustong mag-restore, pag-isipan muna. Tsaka piliin nyo yung sasakyan na gusto nyo i-restore. Kasi hindi biro yung oras na ubusin mo. Tapos baka eventually, pag natapos mo, hindi pala ito yung gusto kong sasakyan. Diba? Kasi gusto ko talaga, bukod sa ma-restore siya, gusto ko i-enjoy siya, no, in the years to come. Ayoko nung parang ni-restore tapos ginarahe lang. Gusto ko ginagamit. Ibali nang magkagas-gas-gas-gas siya, basta ginagamit mo. Tsaka running condition, hindi ka ititirek. Although alam naman natin, pag luma yung sasakyan, kasama na yung tirek doon. Pero part ng ano yun, enjoyment ng owning a vintage car.